Morning class. Ang video po natin ngayon ay para sa ating plate number 1.2 at ang title ay Gothic Letters Uppercase. Okay, meron na po tayong graphing paper. Our drawing materials is our graphing paper, our pencil, and our eraser pag nagkamali po tayo. Okay po, so meron na po ditong name, meron na po tayong title block na nakalagay. Don't forget to write your title block or to construct your title block. Don't forget to write your name, your school, and your section. The title, that is Gothic Letters Uppercase. The teachers, I am your teacher, Miss Annalise Gilio, ang ilalagay ninyo. The DS, date started, kung kailan po kayo nag-start mag-drawing, at kung kailan naman po kayo natapos, that is the date finish. And the last one, don't forget to write the rating. Okay class, ang una po natin gagawin ay magna-number po tayo dito para sa space. Meron po tayong space sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi 6 po ang height ng bawat letra po. Okay, so construct na po tayo ng A. Inclined. This is Gothic Letters Uppercase. Freehand lang po. Ang dito. Yan po. Ang letter A natin. Okay. Sabi naman, 1, 2, 3, 4, 5 din po ang width ng B. Okay. Construct po tayo ng vertical line, freehand. Isang horizontal sa gitna. And then sa baba. Okay, so construct tayo ng curve line. Ayan po yung B natin. And C naman, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang din, height. Pwede numberan nyo dito para hindi po kayo malito. Okay, start po tayo dito. Ganito ang kumag-construct ng C. Inaano ko muna ang mga curve line and then pinagtatagpo ko na yan. Ayan. Pwedeng burahin. Nag-double line ako. Dapat single stroke gothic lang. Ayan. Okay. So, next. 1, 2, 3, 4, 5. 5 din po ang width ng D. Construct vertical, 6 lang din, this one, sa baba, paabutin po natin, then construct po tayo ng inclined line, pwede siyang dito, mas ano siguro dito. And then another distance, 1, 2, 3, 4, 5 lang din po ang E. Construct vertical. Next one, dito paabutin po natin siya dito, and then dito sa 4 lang siya kasi mas maiksi ang nasa gitna. Ganyan, kita nyo ba class? And then letter F, 1, 2, 3, 4. Ganun lang din ang letter F. 5 lang din po ang width niya. Okay, construct po tayo ng vertical line. Pangalawa, paabutin po natin dito. Ang gitna hanggang dito lang sa 4. Yan. Then another one. 1, 2, 3, 4, 5. Letter G naman po.
nito ang construction ko. Inaano ko muna yung mga curve line. Ay, sumobra na. Sumobra na. Purahin lang po natin pag mga sumusobra po. Ayusin po yung pagbubura. Pero wag pong diinan class kasi baka tawag niyan dapat nandito siya sa 3. Baka mabutas ang inyong graphing paper. Ayan. Hawakan. Nagalaw. Okay. Pangleta etching natin. Okay. So, meron na po tayo sa taas. Kompleto na po. Distance naman po tayo din dito ng dalawa po. Dito. So, side. 1, 2, 3, 4, 5 din po ang height width ng edge. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 naman po yan. And then, construct po tayo. Ayan, dalawang vertical line. Ayan, yan po ang tamang construction. And then, horizontal line dito. Okay, next one is I. Ang I po ay isa lang. Isa lamang po siya na, I mean, vertical lang siya or patayo lang siya na linya. Ganyan lang po. Isa lang ang width niya. Okay, next one. 1, 2, 3, 4, 5. Letter J naman. Okay. Dito tayo. 3. Ganun ako mag-construct. Para alam ko yung mga curve line, susundan ko po yan. Ayan. Okay, next one. 1, 2, 3, 4, 5. Mas madali naman class. Oh, ayan. Okay. 5 din. Hanggang dito sa 2. Nilagyan ko yan ng tanda dito. Para alam ko kung saan ang. And then, 3. Hanggang dito. Ayan. Okay. Madali itong sunod. 1, 2, 3, 4, 5. Madali lang. 5 lang. Vertical. And then, horizontal line. 6 lang po ang height nila. Okay, next one. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ang mahaba kasi letter M. Mahaba po ang kanyang width. Ang construction po. Vertical. Vertical. Hanapin ang kalahati. 3. And then, inclined. Inclined. Ayan. Diba? Construct. Ang bilis-bilis lang ng letter M. And then, next one. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang susunod? Sunod po natin ay N. Okay. Vertical. Vertical. Yan po talaga yung construction. And then, inclined line. Ayan. Pagtagpuin po natin yan. Okay, so meron na po tayo. Ito naman po tayo, medyo mahirap-hirap kasi may mga curve line po ito. Ano ang susunod ng N? Distance again, 1, 2, 3, 4, another 5. At ang O, 6 ang kanyang width. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ganun din ang pag-construct ko ng letter O. Turuan ko lang kayo class para hindi po tayo ayan, sundan lang po ang mga curve line. Ayan, pwedeng burahin ang existing line. Mukhang O ba? Dumiretso kasi pwede nating bawas-bawasan ang mga curve line para magmukhang O naman. Ayan. Dito din sa kabila.
Ay. Hindi ko talaga maiwasan na magkamali. Okay. Ito. Yan. Pwede na yan. Tapos, yung mga existing lines, burahin lang po natin yan. Para pag pinasan nyo sa amin ni Sir Serrano, ay madali lang. Instruction ng letter O. Okay, next one, P. Another distance. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang din ang ano ng P. And then, vertical line. Horizontal line. Horizontal line. And then, ayan. Next one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din po ang ano ng Q natin. Ayan po. Lagyan lang din po natin dito ng para madaling pag yan lang po ang diskarte ko, class. Pwede nyo namang baguhin kung saan kayo na dadalian. Ayan. Tapos, dito, po natin dito kasi may ganyan yung Q. Okay? Next one is R. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang din po ang width ng R natin. 6 pa rin ang height. Okay, vertical line. Horizontal line. Parang P lang siya. And then, curve line. Kita nyo. Tapos dito, ilalagay hanggang dito. Ayan, ang R. Okay, next one is 1, 4, 5. 5 lang po ang ano ng S natin. Another in curve. Curve line. Dito, may mali. Hindi siya dapat na, dapat nasa 3 siya. Ganyan ako mag-ano ng S. Diba? Okay. Aanuhin ko na lang yan. Para alam ko kung saan ako. Ayan. Ay! At ganun yung S ko. Di pala dito. Sorry. Dito pala siya. Sabi ko, ba't ganun? Parang mas maliit. Ayan. Di ba? Marahin na lang po natin ang existing lines. Nalito ako nun ah. And then, next. Ano ang sunod ng S? Madali din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ay T. And then, nasa gitna ang vertical line. Kaka siya pa ba? Parang hindi na. 1, 2, 3, 4. Hindi na kaka siya. So, nandito na sa baba ang ating U. Paano pag hindi ito nagka siya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nako, sakto lang. Sakto lang yung ano natin. So, next ay U. Curve. Curve. Vertical curve line. Okay. Another vertical line. Ayan. And then, double V. Bala V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang V. Nandito sa 3 ang gitna. Ayan. Dalawang inclined lines. And sunod, double yung pinakama, the widest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya. Tingnan natin. Nandito. Lagyan nyo ng ano para alam ninyo. Then, incline. Incline. Pagtagpuin lang. Incline.
Ayan. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito siya sa gitna, ito sa gitna, dito, dito, okay, incline, line exercises, parang line exercises lang din po ito, ayan. And then, next one, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naku, magkakasya siya. Y, nandito, nandito, tapos nandito, okay. Okay, and then vertical, di ba? Ganyan lang po. And then 1, 2, 3, 4, 5, the last letter in the alphabet. Kita nyo? I, Z. So, nandito siya. Dito, dito, hanggang dito. So, 1, Yeah. O, diba, class? Ang bilis-bilis lang ng ating plate number. 1.2. Ayan, 1.2. At ang title ay Gothic Letters Uppercase. Kasi pag sinabi po nating uppercase, that is capital form. Pakibura lang po yung mga existing lines. Okay lang pag nagkamali kasi freehand lang naman to. Ayan po, mga existing lines lang po natin para pag binasa ninyo sa amin ni Sir Serrano ay malinis po ang inyong mga gawa. Pwedeng ayan. Okay, so yan lamang po ang ating plate number 1.2, title uppercase letters. Sana may natutunan kayo. Thank you, class. Bye-bye. Bye-bye.